Okay, itong hirit po ng ating Vice President, ha? Ay, grabe ho. SMNI, Truth That Matters. Muling binira ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang ACT Teachers Party List. Ayon kay Vice President Duterte, 22 taon nang nasa Kongreso ang ACT Teachers, ngunit nananatiling kinukubkub ng sunod-sunod na mga problema ang education sector ng bansa. Si Jason Rublico magbabalita. Sa isang pahayag ngayong Biyernes, muling binanata ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang ACT Teachers. Sinabi ni Vice President Duterte na sa nakalipas na 8 buwan, patuloy na gumagawa ang Department of Education ng mga hakbang upang matugunan ang mga problemang kinakaharap ng mga estudyante at tauhan ng edukasyon. Ngunit aniya, halatang walang alam ang ACT Teachers at sadyang hindi binibigyang pansin ang mga development na nangyayari sa loob ng sektor. Ayon kay Vice President Duterte, na sa tulong ng mga partner, matagumpay na nabuksan ng kagawaran ang mga paaralan at nasimulan muli ang on-site na pag-aaral. Isang desisyon na mahigpit na tinutulan at binatikos ng ACT Teachers aniya. Kaya tanong ng pangalawang pangulo. Dali, pansinin lang natin to, medyo ano to, napag-utusan to, kaya pansinin. Sabi ni Julie Lopez, yari na boss mo. Okay, palakpakan. Saya ka na, may pumansin na sa'yo. Hindi kasi, baka mamaya ako ano pa gawin ito pag walang, pag hindi siya pinansin. Kaya pakipansin na lang natin. O, Julie Lopez ha, napansin ka na. Hindi, huwag niyong delete, ayan niyo siya. Ayan niyo siya, okay lang yan. Na kung ano kaya ang mangyayari sa mga mag-aral kung hahayaang mangibabaw ang demand ng ACT Teachers sa pangangailangang muling buksan ang face-to-face learning. Dagdag pa ni Vice President Duterte, nasa loob ng 12 taon na nasa Kongreso ang ACT Teachers, ang sektor ng edukasyon ay nananatiling kinubkob ng sunod-sunod na mga problema. Sinasabing kinakatawa ng ACT Teachers ang mga guro sa Kongreso, pero aniya, ang mga guro ng pampublikong paaralan ay patuloy na naharap sa mga pinansyal na problema at mga mag-aaral na haharap sa mga hamon. Kaya tanong ulit ng pangalawang pangulo kung ano nga ba ang ginawa nitong nagpapakilalang kinatawan ng sektor ng edukasyon upang malutas ang mga problemang kinakaharap ng sektor ngayon. Dagdag pa ni Vice President Duterte na sa loob ng 12 taon, hindi man lang tahasang kinundina ng ACT Teachers ang karahasang ginagawa ng teroristang grupong NP. Grabe ha, alam mo nakakatuwa to. Ito lang ang talagang masasabi kong isa sa mga nagustuhan ko kay Vice President Sara Duterte. Yung tapang niya pagdating sa mga komunista. Maniwala kayo, grabe, natutuwa ako eh. Kasi una, binanata niya na yan nung time na kinampihan ng ACT Teachers itong mga nagrarally dun sa modernization, sa yung mag-transport strike. Binanata na ni Vice President yan. Sabi niya nga eh, bakit mo susuportahan yan? Akala ko ba ACT Teachers kayo ang kapakanan ng mga ating kabataan, especially mag-aaral? Eh pag nag-transport strike, sino ba may hirapang diba, yung mga kabataan? Binanata niya na yun. Tapos ito, binanata na naman niya dito kasi meron silang mga pautot na kesyo dapat daw. In other words, nakikita kasi nitong mga makakaliwa dito sa Congress na si Vice President Sara talaga ang galit na galit sa mga ganyang klaseng grupo. Alam nyo, kahit nga ho sa Davao, di ba, ilang beses na yan, pinatatanggal niya nga yung makabayan block na yan sa kamara eh, di ba? Alam mo, nakakatuwa. But maniwala, sobrang natutuwa ako may ganito tayong may yag balls na ano. Mas may yag balls pa ito eh. Ang totoo. Di ba? Mas may yag balls pa ito kaysa dun sa... May narinig ba kayo dun sa ating pinuno na nagsabing kinukundi na itong mga grupo na ito? Wala. Eto ba matindi? Ha? Kasi nananawagan tong ACT Teachers ng kesyo magkaroon daw ng peace talks. Ha? Alam mo, sabi nito ni first time, narinig ko rin to kay Roque, first time na nagsalita ang ating Vice President at sinabi niyang nakikiusap siya sa ating Pangulo na huwag pagbigyan ng peace talks. Alam mo, first time yun. Kasi ang isang bagay na
na-appreciate ng mga loyalista dito kay Vice President. Very supportive siya sa Pangulong Marcos, which is let's give credit naman kay Vice President na talagang submissive siya even if ayaw ng mga ibang Duterte supporter. Submissive siya, supporter, she support the president, 'di ba? Totoo naman. Pero this time, nagbigay na siya ng matinding advice. Hindi siya nangingialam eh. Never siya nangingialam sa policy ng ating Pangulong Marcos. Pero this time, sinabi niya na parang nakikiusap siya na huwag naman hayaan na o huwag pumayag sa peace talks. Kasi siyempre, pagdating sa peace talks, ang magdi-decide niyan, walang iba kundi ang presidente. Sinabi niya ho yan. Nakakatuwa lang kasi alam mo, doon makikita mo yung stand ng ating Vice President, di ba? Stand against these groups. Ah, palakpakan naman natin ng ating Vice President. Ito lang. Ito, ako meron lang akong isang malupit na tanong. Ito, tanong ko lang ho ito, ha. Kasi lagi natin nakikita yung ACT teachers, di ba? Yung ACT teachers, itong ACT teachers na party list. Ako nagtatanong lang, ha. Ang ibig sabihin po ba ng ACT is ang komunistang teacher? Hindi, nagtatanong lang ako, ha. Ano ibig sabihin ng ACT tapos teachers? Ang komunistang teacher ba yun? Ewan ko, ha. Baka mamaya ay mali naman ako. Kasi yung asal ninyo, ACT teachers, mukhang may pagka ano eh, may pagka komunista eh. Oh, 'di ba? Sana ho bawas-bawasan niyo na ho yung ganyan ninyo, ACT teachers, ha. Kasi wala na ho kayo sa hulog eh. Akala ko ba kapakanan ng ating mga syempre teachers ang inyong inirepresenta, pero bakit yung sinusuporta ng mga transport strike, 'di ba? Hindi ho ano, hindi ho akma doon sa inyong panawagan. Tapos sabi nga ni Roque, etong Makabayan Block ang kumontra sa health yung health bill na pinasa ni Roque. Alam mo, sabi niya nga, akala ko ba gusto niyo makinabang ang mga mamamayan. O bakit niyo hindi niyo to sinuportahan yung health bill ni Roque? Iyan ang sinasabi ni Roque, 'di ba? Sabi niya nga baka ayaw lang nila na guminhawa ang buhay nitong mga kababayan natin. Kasi pag hindi guminhawa yung buhay ng kababayan natin, pwede nila ngayong gamitin yan para sa propaganda nila at para mang-engganyo na sumali sa pakikibaka